Mabuhay kapamilya! Narito ang mga balita mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nanumpa na bilang City Controller ng Los Angeles ang PhilAm na si Kenneth Mejia. Pinagbunyi rin ang pagkakaluklok sa una-unahang babaeng mayor ng Los Angeles. Nagpapatrol, Henny Espinosa. I, Karen Ruth Bass, I, Karen Ruth Bass, do solemnly swear, that I will support the Constitution of the United States, that I will support the Constitution of the United States, the Constitution of the State of California, the Constitution of the State of California, and the Charter of the City of Los Angeles, and the Charter of the City of Los Angeles, and that I will faithfully discharge the duties, and I will faithfully discharge the duties, of the office of mayor, of the office of mayor, according to my best ability, according to my best ability, Madam Mayor. Isang makasaysayang araw sa Los Angeles matapos maluklok ang kauna-unahang babaeng mayor ng syudad. Si Karen Bass ang ika-43 mayor sa 241-year history ng City of Angels. At si Vice President Kamala Harris ang nag-administer ng kanyang oath of office. Bago pa man siya naging mayor, naging congresswoman na si Bass. Hamon para kay Bass ngayon na tahakin ang masamang ekonomiya, ang tumataas na kaso ng krimen at ang problema sa homelessness sa syudad. When I think of unaffordability, the difficulty, the struggle that working people face today in Los Angeles, I reflect on the challenges Angelenos have faced across our history. I reflect on the fact that no matter what, we never give up, we have never given up, and that's our LA magic. LA magic is still here. Star-studded ang oath-taking ceremony ni Bass at dinaluhan din ito ng mga Pinoy supporter niya. You know, I have a black woman, a progressive, an old friend from 40 years ago. It's a great moment for us. We, of course, didn't think this was going to happen 40 years ago, but we followed her through the years and we supported her because of what we did back then. She's very progressive. She took a stand against martial law. Samantala, niluklok din sa posisyon ang PhilAm na si Kenneth Mejia bilang bagong controller ng Los Angeles. The Constitution of the United States. That I will support. Ang 34 anyos na certified public accountant ang kauna-unahang Pinoy na na-elect sa Los Angeles public office. Bilang controller, si Mejia ay top auditor, chief accounting officer at paymaster ng syudad. Ang plataporma ni Mejia ay mas maging transparent kung papaano ginagamit ang public funds sa Los Angeles. Para sa TFC News, Henny Espinosa, ABS-CBN News. Ibinahagi ng ilang madiskarting Pinay ang kanilang mga kwento ng inspirasyon at pagbangon mula sa mga hamon sa ikalawang Filipino Women's Forum sa Dubai, UAE. Nagpapatrol, Raquel Salinel. Ramdam ng marami ang bigat ng hagupit ng pandemya, kaya mas naging makabuluhan ang napapanahong tema sa ikalawang Filipino Women's Forum kaugnay sa Resilient Woman. Sumentro ang forum sa mga kwento ng mga natatanging Pinay at kung paano sila lumaban matapos ang maraming hamon sa buhay. Hindi lang sa personal, kundi maging professional din. Isinulong ito ng Filipino Social Club sa United Arab Emirates. With the success of the first forum, we believe that this is the best time for us to conduct the next forum. Maraming kababaihan talaga ang naglulook forward sa ating Filipino Women's Forum. Kaya, it was so interesting to listen to authentic stories and authentic wisdom coming from the real people themselves, real women who experience pain and turning that pain into passion and now into power. Yung talk about today is really very inspiring and nakaka-motivate. Kinapulutan ng forum ng inspirasyon, kaalaman at strategiya para sa mga dumalo. Payo ng motivational speaker sa ibang Pinay? That we always have to believe in ourselves, no second thought. That we basically have to project and to present to the world that we have really the competencies. We have the knowledge, we have the skills. We should speak for ourselves, our mind. We should not let anyone to influence our thinking. And also, one of the most important thing is we have to showcase our abilities. We should know how to raise our hands and tell the world that we are here.
Mahigit 60 ang participants, kabilang sa kanila ang mga academicians, household service workers, entrepreneurs, engineers at office workers. Plano ng PhilSoc Dubai na magsagawa rin ng forum para sa mga lalaking Pinoy sa Emirates. Tuloy lang tayo, be strong, be active, and be an empowered woman. Para sa TFC News, Raquel Salinel, ABS-CBN News, Dubai, United Arab Emirates. Hindi makapaniwala si Pinay actress Dolly De Leon na nominado siya sa prestiyosong Golden Globe Awards sa Amerika. Pero bukod kay Dolly, marami pang artistang unang beses ding nakatikim ng Golden Globe nomination ngayong taon. Nagpapatrol Hollywood correspondent Yong Chavez. 41 artista ang sa kauna-unahang pagkakataon ay tinanghal na Golden Globe nominees matapos ihayag ang mga mapapalad na nakapasok sa listahan nitong nakaraang Lunes sa Los Angeles. Isa sa kanila si Michelle Yeoh na nakakuha ng kanyang unang Golden Globe nomination para sa kanyang papel bilang si Evelyn Wong sa Everything Everywhere All at Once. You know, jump into all these multiverses and be able to tap into many different skills and make her a superhero. So, yes, thank you. I've been waiting a long time for this. And thank you, Evelyn Wong. Best performance by an actress in a supporting role in a motion picture. Angela Bassett, Black Panther, Wakanda Forever. Carrie Condon, The Banshees of Inisherin. Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All at Once. Dolly De Leon, Triangle of Sadness. Carrie Mulligan, She Said. History-making naman si Dolly De Leon bilang unang Pilipina na naging Golden Globe nominee sa Best Supporting Actress category para sa kanyang pagganap sa Triangle of Sadness. Sa kanyang naunang panayam, inamin ng aktres na masipag silang mag-promote ng pelikula para na rin bigyang pugay ang kanyang co-star na si Charles Bedin na namaya pa noong Agosto. Nawalan ako ng kaibigan si Charles Bedin na napakahusay na artista dito sa pelikulang to and breakout role na to. Kaya para sa kanya to actually, itong ginagawa namin to dahil she deserves it. She deserves the honor. And hindi lang dahil mahusay siya ang artista, pero dahil napakabuti niyang tao. Unang beses din naging Golden Globe nominee si Niecy Nash para sa Netflix series na Monster, The Jeffrey Dahmer Story. Kung mananalo siya, ang magiging kauna-unahang Black Actress winner sa TV Limited Series category. Ang Mehikanong aktor naman na si Diego Calva ay first-timer bilang Best Actor nominee para sa kanyang pagganap sa pelikulang Babylon na kanyang unang pelikula rin sa Hollywood. That was my first day on a Hollywood set and it was the first day of my character. So it was like, I remember at one moment going to the bathroom and watching myself in the mirror and saying like, this is really happening. Kabilang din sa listahan ng mga pinakamagagaling sa pelikula at telebisyon ngayong taon at nominees sa unang pagkakataon sa Golden Globes, sina Sebastian Stan, Brendan Fraser, Aubrey Plaza, Rihanna, Zendaya at Selena Gomez. Gaganapin ang 80th Annual Golden Globe Awards sa January 10. Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood. At yan ang ating mga balita mula po sa iba't ibang bansa hatid ng TFC News. Para naman po sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, maglagoon lamang sa news.abs-cbn.com/tfcnews. Maraming salamat, kapamilya!